sa mga kamani magnet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At dahil ngayon ay Biyernes Santo, bawal tayong maligo pagsapit ng alas 3 dahil sinasabi na kapag ikaw ay naligo sa ganap na alas 3 ay dadayuhin ka ng kamalasan sa buhay mo, papasok sa iyong tahanan ng kamalasan. Ngunit para maiwasan ang kamalasan na yan, dala ng patay ang Diyos dahil alas 3 magsisimula tapat tayong manalangin para hindi tayo masapian, malapitan ng mga hindi magandang negative energy na yun, mga bad spirit na yan, kailangan natin gawin to. Kailangan lamang natin ang asin na ilagay sa tubig. So, bago pag mag-alas 3, haluin yan. At samahan na ang tubig na yan ng asin. At dahil di naman tayo makaligo, dahil bawal po, ito yung mga paniniwala natin bilang isang Kristiyano. Na marami na mula noong kanununuan natin, ginagawa na to na bawal maligo kapag sapit ng alas 3 ng Biyernes Santo. Ngunit, para hindi tayo lapitan ng kamalasan, ay magbalawan na lang po natin ang ating mga palad gamit ang tubig na may asin. Okay po? Balawan nating maigi para at least kahit papaano nakakapit sa ating mga palad ang asin para sa ganap na yan, hindi tayo malapitan ng negative energy at mga bad spirit na siyang naghahatid na kamalasan sa buhay natin. Hindi tayo matidikitan ni numan ng mga masasamang espiritu na yan dahil patay ang Diyos sa ganap na alas 3. Magsisimula ng magdiwang ang mga bad spirit at maaaring isa ka sa malapitan nito. Ngunit, kung meron kang tubig na nilagyan mo ng asin at ipinalaw mo sa iyong mga palad, masisigurado ko sa iyong maiiwasan mo ang kamalasan. Hindi yan didikit sa iyo dahil meron kang mga palad na nalinis at nabalawan mo ng tubig na may asin. At patuyuin mo lamang to sa sikat ng araw at huwag na huwag niyong patutuyuin sa basahan o arman. Kailangan mong patuyuin yan sa sikat ng araw. Kapag nalinis mo na ang iyong palad gamit ang tubig na may asin, kinakailangan mo naman ng bawang. Bakit kailangan natin ng bawang? Dahil ang asin katulad nito ay pangontra malas. Kailangan din natin yang samahan ng butil ng bawang. Butil lang po ng bawang ang kakailanganin natin. Isa lang po ay okay na. At butil ng bawang at asin na ilalagay natin sa pulang tela. At yung pulang tela na yan ay kailangang nasa bag natin. Bakit? Dahil alam ko, kung may anak kayo, kung may asawa kayo, at kung may maliit na bata sa tahanan nyo, nainam na to para maligtas tayo sa anumang disgrasya o anumang kapahamakan. Naintindihan po natin, ayaw po natin nalalapitan tayo ng kahit anong kapahamakan at kahit anong disgrasya sa buhay natin. Kung kaya't mas mainam na meron tayong asin. Pero bago tayo maglagay ng asin sa pulang tela, dito muna natin ilagay sa puting papel, kapiraso lang po. Ayan. Kapirasong asin lang po na babalutin natin ng puting papel, ibibilog na ganyan. Okay? So, itong kapirasong asin na to ay magpoprotekta na sa'yo. Ibig sabihin, mapoprotektahan ka na at hindi ka na malilipasan or hindi ka na malalapitan ng mga espiritong ligaw or mga masasamang espiritu kasi ngayong Biyernes Santo, alam niyo naman pong nagkalat sila. Dahil nagdidiwang sila, dahil patay ang Diyos, kailangan niyong protektahan ang sarili niyo. Kung may pulang tela kayo katulad nito, kahit tahi lang, okay na, at ilagay itong asin at isang butil ng bawang. At itong pulang tela na to ay maaari niyong ilagay sa inyong bag, sa iyong pitaka, o di naman kaya, ay dalhin niyo, lagay niyo sa bulsa niyo.
sapagkat kapag daladala nyo ang pulang tela na to na may asin at bawang, pwede nyo rin igawa ang anak nyo, igawa yung asawa nyo, para maging sila ay protektado, dahil habang patay ang Diyos, maraming nag-iikot-ikot at mga ligaw na espiritong hindi man natin nakikita pero maaari tayong kapitan. So, para maiwasan natin, ang magiging resulta kasi kapag nakapitan tayo ng mga masasamang espiritu, ang pwedeng maging resulta niyan ay pagkakasakit. Mararamdaman mo na magkakasakit ka or merong miyembro ng pamilya nyo na nagkakasakit. Eh, para maiwasan po natin, kailangan po nating protektahan ang ating sarili gamit ito. At sinasabi din na Biyernes Santo ngayon, iwasan mong masugatan. Dahil once na nasugatan ka, ay hindi na po siya gagaling. Naintindihan po? Kaya't umuwas po kayo sa disgrasya. Kung meron po kayong asin at meron kayong bawang, mapoprotektahan po kayo sa anumang disgrasyang pwede nyong ma-experience ngayong Biyernes Santo. Maiiwasan nyo po yun basta't meron po kayo nito. Ang asin at bawang na nasa pulang tela. Sinasabi din na kapag dating ng alas 3 ng Biyernes Santo, ay huwag na huwag kang tititig sa salamin. Kapag tumitig ka kasi sa salamin, ibig sabihin daw po nun, ay ini-encourage nyo o iniinyayahan nyo ang isang masamang bagay na mangyari sa buhay mo. Kaya't hanggat maaari, iwasan mo muna ang pagtitig sa salamin ngayong Biyernes Santo. Dahil maaari kang maka-encounter o maka-engganyo ng mga espiritu na kumapit o sumanib sa'yo. At gusto kong iwasan mo yan. Maiiwasan mo rin yan kung meron kang pulang tela na may asin at bawang na isang bote lang. Dahil kahit tumitig ka sa salamin, ay hindi ka pa rin kayang dikitan at lapitan ng masasamang espiritu. Kung hanggat maaari kung meron naman kayong buntis sa tahanan mo o merong maliliit na bata, pwede ka namang maglagay ng bawang at asin sa bintana at mga pintuan. Para sa ganun, ang mga espiritong ligaw na nagdidiwang dahil patay ang Diyos ay hindi makapasok sa inyong tahanan. Nais kasi nating maiwasan ang pagpasok ng mga espiritong ligaw, ang pagpasok ng mga negative energy sa loob ng ating tahanan. Kung kaya't sa pamamagitan ng paglalagay ng asin at bawang sa pintuan at maging sa inyong mga bintana, ang mga espiritong ligaw ay never nang makakapasok sa inyong tahanan. Hindi na sila makakagawa ng ano paman. Dahil patay ang Diyos, manatili tayo sa ating mga tahanan, magbasa ng pasyon o di naman kaya ay manalangin ng taimtim nang sa ganon, maisip natin ang lahat ng paghihirap ni Kristo para sa atin. Kaya dapat tayong manalangin para sa ganon kahit papano pagsisihan natin at balikan natin yung mga bagay na hindi magandang nagawa natin, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at magdasal ng maintim-taintim. At bukod dyan, manalangin tayo na walang anumang bagay na mangyari sa buhay natin, mga disgrasya o ano paman ngayong Biyernes Santo, mag-ingat po tayo sa ating mga tahanan. At yan nga mga kamani magnet, ang ating mga gabay sa araw na to. Tandaan ang lahat ng aking tunuran ay isang gabay lamang. Manatili pa rin tayong nananalig, kumikilos at magkaroon ng positibong isipan para magtagumpay. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!